Sa mga bahay at moske, nagkaklase mga estudyante sa isang bayang lubog sa baha sa Maguindanao. Problema rin doon ang kakulangan ng inuming tubig. Nakatutok si JP Soria. Mala Water World ang itsura ng Pagatin Elementary School sa Dato Salibo, Maguindanao. Sa loob ng eskwelahan, naglulutangan ang mga silya at karamihan. Sira-sira. Araw ng Linggo ang simula ng school week sa Maguindanao. Kaso, hindi magamit ang mga silid-aralan. Kaya ang mga estudyante, kanya-kanyang bit-bit na mga silya. Magkaklase raw ang mga gaya ng grade 5 na si Princess sa iba't ibang bahay o kaya ay moske. Kasi po, lilipat po kami. Dahil? May tubig po ang aming room. Bakit importante sa iyo yung pumasok? Kasi po, gusto ko po makatapos mag-aral. Simula June, hindi pa kami nakaklase sa school namin. Dito lang kami sa mga silong ng ito, bahay ko ito. Dito ko na gina-cater ang mga pupils ko. Hirap man sa sitwasyon, sabi ng mga guro, tuloy ang kanilang leksyon. Parang hindi man kami nakikita sa taas ba? Parang hindi kami napapansin ba? Yan ang malaking problema dito sa amin. Sinusubukan pa rin makuha ng GMA News ang pahayag ng DepEd ARMM kaugnay dito. Bukod sa eskwelahan at mga tanimang binaha, problema rin ng mga residente ang tubig inumin. Tubig talaga, sir. Bakit? Kasi kung minsan yung mga balon talaga, umaapo yung tubig yan. Wala na kaming mainuman. Magtataka kami kung parang walang aksyon. Ayon naman sa monitoring ng ARMM, posibleng bumaba na ang baha sa mga naapektuhang bayan dito sa Maguindanao. Sa pag-apaw ng tubig sa ilang barangay dito sa Maguindanao ay ang paglutang ng mga dati ng problema, mga luma at mga binabahang paaralan. Kaya dasal ng mga guro at mga estudyanteng nakausap namin, matugunan ang mga dati na nilang problema. Nang sa gayon, makapag-aral ang maayos ang mga bata. Mula rito sa Dato Salibo sa Maguindanao, JP Soriano, nakatutok 24 oras.